guys! This is Sela and welcome to my YouTube channel! Hi guys! This is Sela and welcome to my YouTube channel! So andito na naman si Palawenya. So ang una, ang i-share ko sa inyo about sa SGPT ko. So, nung una, nagtataka ako kung ano ang SGPT na sinasabi. So, nagpa-laboratory kami. As to OFW, kailangan namin maging fit to work bago kami umalis. So, alam ko sa inyo mga OFW na nakaranas na rin kayo na about sa SGPT na sinasabi. So, nagtataka lang ako kung ano nga ba ang SGPT na sinasabi. So, ang finding sa akin ng doktor is 105 ang SGPT ko. So, kabado ako kasi hindi ko alam kung ano bang SGPT na sinasabi. So, hindi pa ako tumitingin sa YouTube, hindi pa ako nag-research about sa SGPT. So, 105 umabot ang SGPT ko. Hindi ko alam kung bakit tumaas ng ganun. So, hindi siya normal. So, repeat ako. So, nirecommend ako sa isang, sa OCare. So, doon ako ulit nagpa-laboratory ulit. So, kinunan ako ng dugo. So ngayon, tinanong ako ng doktor, "Ma'am, umiinom ka ba?" Sabi ko, minsan umiinom ako pero sa may mga okasyon lang siguro. Pero hindi naman talaga totally umiinom ako lagi. So siguro ma'am, nakuha mo ito sa pagkain mo. Sige, ano ba dapat ma'am, bakit ba tumaas ang SGPT ko na sinasabi? So dahil nga daw sa mamantika, sa mga kinakain ko, kaya tumaas ng ganun. So ang sabi ko sa sarili ko, ang payat ko kasi ang nagkakaroon daw ng SGPT sa mga edad na 40 pataas. So, ang edad ko na sa 30 plus pa lang. So, ngayon, sabi sa akin ng doktor, 1 week, uminom ka na, i-resitahan kita ng gamot. In 1 week, bumalik ka dito para sa kukunan ko ulit ng dugo. So, ang ginawa ko, nag-search na ako sa YouTube kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Kasi, pag once na tumaas pa din na hindi pa rin bumaba, mataas pa rin na hindi pa rin bumaba, so hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi yun na lang ang pending ko eh. So ang ginawa ko, in 1 week, nag-start akong hindi kumain ng mamantika. So bumili ako ng sarili kong mantika. Tapos hindi na rin ako kumakain ng yung mga nabibili ko sa diyan sa labas na banana cue, kung ano-ano pa mga pagkain. Kasi hindi natin daw alam. So hindi ko naman sinasabing lahat. Hindi natin alam kung reuse oil na ba siya. So doon ko daw na-adapt yung sakit na ganun na about sa liver. Nagkaroon ako ng fatty liver na sinasabi. So ang ginawa ko pag tuwing umaga, umiinom ako ng lemon. So hindi ako nagkakape. Bawas muna ako sa kape. Ang ginawa ko, nilalaga ko yung luya. Yun ang iniinom ko. Morning. So, hindi na ako nag-exercise kasi sa payat ko na to, kung mag-exercise ako, wala nang mangyari sa katawan ko. So, ang ginawa ko yun lang. So, tuwing umaga, kumakain din. Una-una kong kinakain ay pakwan at saka pinya. Yun ang una-una kong kinakain. Pagkatapos kong uminom ng luya, sinusundan ko ng lemon. Pagkatapos ng lemon, hindi mo na kumakain ng kanin kasi bawas sa kanin kasi carbohydrate siya eh. So, kunti-kunti lang kinakain ko pero inuuna ko muna ay prutas. Pinya, mas marami yung kinakain kong avocado. So, mahal nga lang pero kung gusto mo talagang maging healthy ka, asa kailangan ko kasi bumalik in 1 week kung ano ba talagang result ng aking SGPT, kung bumaba na ba o talagang nadagdagan yung taas. So, in 1 week, ginawa ko yon. So, bawas ako sa kanin, sa mga mamantika, lahat, gulay, laga lang ang gulay eh. Ang ginawa ko, laga lang. Tapos, hindi ko nilalagyan ng asin kahit ano-ano, basta kinakain ko na lang siya. Parang ang sakit sa pakiramdam na gusto kong kumain ang kinakain nila, pero bawal sa akin. Kasi nga, ganun eh, nagkaroon ako ng fatty liver na, bakit ganun na hindi naman ako mahilig kumain ng ganun. So, ang ginawa ko in 1 week, yun lang, lahat, gulay ako. So, nakatulong yung gamot na iniinom ko. So, ang binili ko ay liver therapy siya. Nasa 14 peraso lang kasi dalawang beses sa isang araw. So, in 1 week, bumalik ako sa OCare. Then, kinunan ako ng dugo. So, kinabukasan ko siya kinuha ang result.
sa aking SGPT kung bumaba na ba talaga. So, pero naging ano ko eh, na-curious lang ako. Tinanong ko yung kumukuha ng dugo sa akin, "Ma'am, mataas pa rin ba ito? Hindi na. Ma'am, kung binigyan ka ng gamot, magiging okay natin." So, kalmado ako eh. Kasi, kinabukasan, binalikan ko. In 105, thanks God kasi, naging 38 na lang siya. Nag-less talaga. So, hindi pala 30 na lang siya. So, grabing saya ko. Kasi, yun na lang eh. Yun na lang ang pending ko. So, naging fit to work ako din. And next step ko ay vaccine ako. So, nagpapasalamat ako kasi in 1 week, parang na-exercise kong sarili ko na pwede mo palang gawin. Pwede mong gawin na maging ganun ka, na maging cure, maging ano ka, alagaan mo yung katawan mo para hindi ka magkaroon ng sakit. Kasi akala mo, taba-taba mo, akala mo healthy ka, pero may sakit ka pala na hindi mo alam, na wala kang nararamdam kasi hindi pa siya nade-develop. So, ang nangyari nun, tumatawag. So, nagpapasalamat ako na bumaba na siya ng, umabot na ng 30, 105 ha, 105 naging 30. Pero may nakita ako doon, mga kasamahan ko na 180, pero ang mga edad nila 40 na pataas. So, ako daw, bata pa ako, bakit ako nagkaroon ng ganun? Hindi ko naman ko na-question kung bakit ako nagkaroon na bakit nagkamali ba doktor. Pero, parang naging ano eh, naging challenge sa akin na alagaan ko ang sarili ko. Kahit ganito lang katawan ko, payat ako, pero bakit ako nagkaganon? So, yun ang masishare ko lang sa inyo kung paano pababain ang SGPT mo in 1 week lang. So, thank you guys. And don't forget to subscribe to my channel. And this is Stella. And don't forget to click the bell for notification para updated ka sa lahat ng video ko. Bye guys!